sa ating trending balita naman, kahit sa mga supporting at kontrabida roles, nalilinya si Kaye Abad, di raw siya nakakaramdam ng inggit sa mga kasabayan sa showbiz na naunang binigyan ng big break. Ngayon matapos naman ang 15 taon, oras na ni Kaye para naman bumida sa Primetime. Ibandila mo, MJ Felipe. Tumatak ang karakter ni Kaye Abad bilang Eds sa teen drama series na Tabing Ilog na nagsimula noong dekada 90. Ka-love team niya noon si Rovic na ginampanan naman ni John Lloyd Cruz. Matapos ang TV series, hindi na ulit nagbida si Kaye. Nalinya na siya sa mga supporting roles. Kung hindi kontrabida, nanay sa mga baguhang bida. Wala akong na-feel na sayang, wala akong na-feel na hindi siya nasundan. Nagugulat ngayon iba, lagi nila sinasabi, ba't di ka mag-demand? Ba't di ka ba naiinip? Sa totoo, hindi talaga. Walang inggit na naramdaman si Kaye, lalo na nang maikumpara sa kasabayan niyang babae sa batch ng Tabing Ilog na si Jody Santa Maria na naunang nabigyan ng big break ng ABS-CBN. Masayang-masaya ako sa nangyari dun sa career niya ngayon na naging sobrang successful yung Be Careful. Siguro kahit papano may naramdaman ako na kailan kaya. Yun siguro mas yun. Hindi yung sana ako yan or sana ako to. Pero inamin ni Kaye na ipinagdasal niya na mabigyan siya ng bida roles. Lagi ako nagfa-Father Pio. Laging tatlong candles yung tinitiri ko. Lagi kong sinasabi sa kanya yun, hindi po ako naiinip. Kung ano yung ibibigay niyo sa akin, tatanggapin ko. Gagawin ang lahat para sa'yo tsaka para sa tatay. Okay, tatanda mo yun. Ngayon, matapos ang 15 taon, bida ulit si Kaye sa primetime teleseryeng Two Wives. Sa pagkakataong ito, simple ang baon niyang prinsipyo. Ang gampanan ang role ng may hustisya. Hindi raw kasi habang panahon, siya ang bida. Sama ko! I love you! MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos.